inyong mga kapunto. Don't forget to like, share, and subscribe. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin, Attorney Noel del Prado. Magandang araw sa iyo, kapunto. Magandang araw, kapunto Mare. Magandang araw sa lahat ng ating mga kapuntong nakatutok ngayon sa atin sa isa na namang bagong episode ng ating Puntong Legal. Nako! Kapitbahay! Ang ating pag-uusapan ngayon, sana po may maganda kayong rapport at maganda ang inyong relasyon sa inyong mga kapitbahay. Pero minsan, talaga nga naman, naririnig kasi ng kapitbahay kung ano-ano mga sinasabi natin. Yung buhay nga natin, minsan alam na talaga ng kapitbahay, hindi talaga naiiwasan. Ano? Kaya minsan, nagkakaroon din ng disgusto, nagkakaroon din ng pagtatalo ang magkakapitbahay. So tanungin natin kay Attorney Noel del Prado, ano naman ang solusyon sa nag-aaway na kapitbahay? Karaniwan, Mare, siyempre, lagi natin pinapaalala, huwag pong ilalagay ang batas sa inyong mga kamay. Ibig pong sabihin, halimbawa, may ginawa sa inyong hindi magandang inyong kapitbahay, huwag na pong patulan. Sapagkat meron naman kayong mga legal na remedyo para ito ay maresolba sa isang mapayapa at maayos na paraan. Pero siyempre, dahil nga sabi ni Mare, kailangan maayos ang inyong relasyon o ugnayan sa inyong mga kapitbahay, unang hakbang ay subukan po nating makipag-usap. Siyempre, dapat kalmado, huwag po mataas kaagad ang ating boses. In short, pag-usapan muna yung problema sa mahinahon na paraan. Alright? Yes. Ngayon, kung talagang hindi na talaga pwede, attorney, mukhang iba na yung rason niya, iba na yung rason ko, anong unang hakbang na pwedeng gawin? Pwede po kayong dumulog sa inyong barangay. Okay, dahil magkapitbahay sila, ang talagang SOP or Standard Operating Procedure is pumunta ka agad doon sa barangay nila, no? Oo, at doon pag-usapan. Oo, at doon yung tinatawag nating katanungang pang barangay do ay siyang sasakop sa inyong usapin. At dito po ay susubukan ng barangay na kayo ay magkasundo. Susubukan natin po kayo pipilitin sapagkat karapatan nyo naman po kung talagang gusto ninyo mag-file ng kaso, ng humingi ng legal na remedyo. Pero hindi ninyo pwedeng lampasan itong pagdinig o yung pagkaharap. Susubukan pakikipagkasundo na kailangan gawin sa barangay level. Tanong lang, attorney, magkaroon ng isang hearing, pangalawang hearing, hanggang ilang hearing ba talaga ang barangay? Karaniwan, Mare, tatlo. Yan yung nakalagay sa rules and regulations. Pero kasi minsan iba-iba yung konteksto at iba-iba yung pangyayari, sitwasyon ng mga partido. Minsan talaga, halimbawa, kung pareho kayo nagtatrabaho, hindi mo inaasahan na maaari kayo magkita ng, nirequest mo ngayon, dapat bukas. Kung may trabaho bukas, hindi naman yun, kumbaga, makatwiran at karungan. Bibigyan kayo ng tinatawag natin reasonable na opportunity para sila ay makadalo. Minsan, tatlong sunod-sunod na araw, minsan, patalon-talon na araw. Pero meron bang maximum yun, attorney, na hanggang 3 months dapat ma-resolve ba yan? Or wala, okay, kahit na forever? Tatlong pagdinig. Kasi makikita mo naman yun. Pero yung tatlong pagdinig na yun, in a span of 1 month, 2 months, 3 months, or pwede maging taon? Pwedeng magkakasunod na araw kasi pwede doon sa unang pagkikita nila na kailan ba available na susunod para mapag-usapan ito. Kasi minsan, sa unang pagharap ninyo, medyo mataas pa yung emosyon. Kaya kailangan minsan, magkita ulit tayo pagkatapos ng isang linggo kung talagang matindi pa yung... No, what I meant was, kasi minsan, meron din pagkakataon na nagre-reklamo yung kabarangay dahil malakas yung isa sa barangay. So, dinadrag niya ng 3 buwan, 4 buwan, 6 taon, 1 taon. Nasa batas ba yun? Or dapat ang barangay in a period of time, dapat tinawag niya? Ngayon, kung hindi dumating yung isa, mag-file ka na ng suporte. Walang prescribe, Mari. Ayon dun sa kung ano yung pinakanararapat at syempre, doon sa mga partidong sangkot. Kung kaya nga, laging... pero tama ka, Mare, hindi naman pwedeng forever. Ibig sabihin, kapag unreasonable na yung delay na, bukod doon sa nireklamo mong kapitbahay, pwede mo na ireklamo yung barangay. Na... Alright. So, ibig mo sabihin, pag kasi kailangan mga kapunto, kailangan tayo makakuha ng certificate to file action from the barangay. Yes. Ngayon, kung hindi binibigay ng barangay yon, pwede ka na magreklamo sa LGU. Yes, sa konseho. Okay. Konseho. Mm-hmm. Alright. And then you file a case. Yes.
Okay. So talagang kailangan may certificate from the barangay? Yes. Pagka hindi binigay sa yung certification, hindi ka makaka-file ng case? Hindi ka makakapag-file. O kaya, kung makapag-file ka man ng case, either i-dismiss yan ng korte, o kaya i-re-remand, ibabalik ka, mag-usap muna kayo sa barangay. Yun ang ginagawa. Okay. So, ganito, no? Mag-usap kayo, try niyong pag-usapan sa tatlong beses. Of course, kung hindi reasonable ang barangay, pwede kayong dumulog sa LGUs, makakuha kayo ng tamang aksyon. And then, that's the only time, no? So, you mean to say, attorney, talagang dapat, sana, magkaayos sila sa barangay. Ano? Baka dyan. Kasi ang layuni ng batas, Mare, ay mabawasan yung napakabigat na caseload or docket ng lahat ng tama. Instance, yung mga unang dinudulugan ng mga civil man o criminal cases man yan, Mare. Alright. At saka siguro, mga kapunto, no, hindi ko sinasabing maliit na bagay ang hindi pagkakaunawaan. Pero kung magbibigayan tayo kahit papaano, nang hindi na ho tayo nagkakaroon ng maraming isipin. Alam nyo, pag may kaso kayo, wala kayong peace of mind. Lagi kayo may iniisip, mananalo ba ako dito? Maiinis ako dito? Naku, papangit lang ho kayo ng todo-todo. So, kung sinasabi nyo meron kayong hindi pagkakaunawaan, mas magandang idulog nyo sa barangay at ayusin nyo na. Totoo lang, napakahirap kung may kaso. Dahil araw-araw, nako, hindi lang ho pera. No, hindi lang attorney, kukuha ka ng abogado. Abay, kukuha ka pa ng pagbabayad ka pa ng mga fees, no? Mare, yung mas mahal dyan, yung stress sa iyong puso at damdamin. Stress, oo. At saka yung oras. Yung oras na pagpunta mo doon. Yung pagpunta mo lang doon sa ganito. Nako, abalang-abala kesa nagpapayaman kayo at nagpupunta kayo sa mga pasyalan. Di ba? Kaya isipin nyo ho muna bago talaga tayong magkaroon ng disagreements sa iba't ibang klaseng tao, no? Hindi talaga tayo magkakasundo eh. Magkakapatid nga ho, hindi nagkakasundo eh. Galing sa isang nanay eh. So, ang kailangan talaga natin pagpapasensya. Alright? Diba, attorney? Meron ka pang panghuling mensahe sa ating mga kapunto? Wala na. Dahil bukod doon sa kanilang pagpunta sa barangay, eh, unahin din muna nila makinig sa ating mga episodes ng Puntong Legal. Dahil baka naman sa paliwanag ni Ms. Mare Yao at Atty. Del Prado ay makakaliwanag na sa inyong pag-iisip at hindi nyo na kailangan magsampa pa ng kaso. Ayan! At sabi nga ng ibang tao dyan, ang abogadong walang kaso, magaling. Kaya, ako, diba si Atty. Noel del Prado, nako, walang kakaso-kaso yan kasi pinag-uusapan na lang. Kung hindi makuha sa legal na paraan, pagdasalan nyo na lang. Dasal ang pinakamalakas na sandata po natin. Yan ang totoo. No, walang halong biro yan. At syempre, yung pagkapwa-tao, alalahanin nilang natin sa isip at sa puso. Alright? Bye-bye tayo na tayo, attorney. Lagi po namin pinapaalala ni Mare ay ang tamang batas alaman dapat nating panindigan. Araw-araw tayong manalangin sa may kapal dahil minsan hindi na kailangan ng ganitong klaseng mga gulo, hindi na kailangan ng ganitong klaseng diskusyon, naaayos na lahat ng pusa. Hanggang sa muli po, mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube account, Mare Yao po yan, para matuto tayo ng mga usaping legal. Kasama pa rin natin ang Abogado de Campanilla, Attorney Noel del Prado. Hanggang sa muli, nagpapaalalang alamin ang ating mga karapatan para tayo po ay maproteksyonan. Bye everyone!